Hello mga ka-Dyosa, for today's video, share ko lang kung paano ko ginawa yung DIY dress ni Baby na ginamit niya last time nung umattend kami ng wedding. So as you can see in this video, pinag-attach ko lang yung front and back bodies. Yes, rectangle lang siya and then yun na yung pinaka-bodies. So kataman yun sa kanya. And since DIY, hindi ko na siya nilagyan ng kaik-ikan or what. And wala rin kasi talaga itong as in, hindi ako gumawa ng pattern ganyan. So dito ay na-attach ko lang siya dun sa ginawa kong circular skirt. Hindi ko na na-videohan yung kung paano ko siya kinat, pero circular skirt lang naman, yung basic lang circular skirt. And then yung pinakababa na tinagdagan ko siya, I mean nilagyan ko siya ng space para makapagkat ako nung para sa laylayan niya. So mas malaki yun na fabric. And then dito na-attach ko na rin siya dun sa skirt. And then, gumamit lang ako ng malalaking stitch. Tapos, tsaka ko siya ginather para magkaroon naman siya ng buhay yung skirt. And then, tsaka ko siya, after kong ginather, tsaka ko naman siya nilagyan or pinahi ulit. Ayan, so ganyan yung magiging itsura niya. And then, tinahi ko lang din yung pinaka baba nung skirt. So, para syempre maganda. So, ganyan yung naging itsura. And then dito, yung ginagawa ko dito is yung kanyang pang shoulder naman. Yung strap ng kanyang shoulder. So, nag-cut lang din ako ng fabric. And then, tinahi ko lang din. Tsaka, pinaliktad. And then, ito top stitch natin yun after. So, tinap stitch ko siya both side para maganda yung lapat. And then, ito naman, this is for the ribbon. So, square lang din yan. Kahit anong sukat naman, depends sa'yo kung paano kalaki. So, kinat ko lang yung mga excess fabric. And then, kinat ko yung mga corners. So, para pagka binaligtad natin siya is okay siya. Meron lang din yan maliit na butas para mabaliktad natin yung fabric na yan. So, parang siya square na rectangle. Hindi ko alam kasi nalimutan ko yung sukat. And then, ito naman is yung kanyang magiging parang tail nung ribbon. So, ito top stitch din natin to later. So, ayan. Tinali ko lang siya sa gitna. Sinulid. So, para makita ko yung kalalabasan ng ribbon. So, magiging ganyan siya. And then, ayan yung tail. Here, ito yung strap ng dress. Sinabi ko sa inyo kanina. And ito yung isang bodice. Front and back body. So, siya yung magiging or siya yung magsisilbing inner nung ating dress. So, dito sinukat ko lang yung distance nung para sa strap. And then, tsaka ko siya tinahi muna para hindi siya gumalaw in case na pag nilagay na natin yung inner na fabric. And then, after nyan, so, ayan, ikakabit na natin yung para sa kanyang inner part na fabric. So, right side to right side, para pag tinukol, or para pag flinip natin yung tela, nasa right side yung, nasa right side din yung loob. So, para malinis yung tingnan.
So, eto na yung kanyang kinalabasan. And then, itatop stitch lang din natin yung sa loob para maganda yung pagkabagsak niya. So, hindi siya aangat. So, nalimut ko na kung paano mag-voiceover. So, last time, yung last na video ko, hindi na ako nag-voiceover kasi nalimut ko na since matagal na yung last na paglalagay ko or pagre-record ko. So, eto, lalagyan na natin siya ng ribbon. Ayan. So, at first, ngayon yung ginagawa ko. Tinatry ko kung ano yung magandang gawin. Pero, ayun, nakapag-decide ako na i-top stitch. And then, kumuha ng another small fabric na itatali ko dun sa ribbon. Para malinis siyang tignan. And then dito, tinap stitch ko na yung parang tail ng ribbon. And after that, inattach ko na rin siya sa ribbon. And then, yung ribbon, inattach ko na din dun sa dress. Mano-mano ko siyang inattach. I mean, ginamitan ko siya ng kamay. I mean, sinulad. Di ko na siya ginamitan ng sewing machine. So, ayun, afternoon, tapos na tayo sa ating DIY project.